Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel ko. Today's video, Yamaha Biga Carb Type. Ay bibigyan ko idea kung paano mag-convert ng 4-pin CDI. Siyempre, before natin i-convert ng 4-pin CDI ang kanyang motor guys, ay kailangan pasili ko na sa inyo ang sitwasyon ng kanyang kuryente sa kanyang tension wire. Okay. Kung meron kayong nakitang kuryente guys, napakanipis. Pinalitan ko na yan ng ignition coil, manipis pa rin ang kuryente ng kanyang tension wire. So ngayon nakapag-decide tayo na magpapalit na tayo ng CDI. Since wala tayong pampalit na CDI na original na plug and play, ang gagawin natin is mag-convert tayo ng 4-pin CDI. Yan ang ibabagi ko guys sa video na ito. Ilayan ako. Kahit anong diin guys, wala talagang kuryente. Kung meron, pawala-wala o napakanipis. So ang CDI ng Biga Carb ay makikita sa tabi ng kanyang battery box. So pisilin nyo lang ang dulo ng CDI saka yung siya matatanggal. Na parang may lock yan guys yan. Pisilin mo lang ang pindutin. Tapos sabay hila, yun. So para makita natin ang kanyang sakit, kailangan natin siyang ipasok sa butas sa ilalim ng battery box. Sa tabi ng starting relay is may butas na daanan guys na kung saan pwede natin palusutin ang sakit ng kanyang CDI. Sadya natin palusutin para makuha natin ang kanyang sakit at di tayo mahirapan pagtabas ng kanyang mga wire. Okay. So yan, malapit natin mapalabas ang kanyang sakit guys. So ito na yung sakit niya. Before natin yan i-discuss kung ano ang limang wire na yan guys at kung paano natin i-convert, ay i-check muna natin ang mga linya, bawat linya kung saan ito nakakonect at saan nyo ito makikita. So lima po ang wire socket ng CDI ng Yamaha Biga Carb. Yung kulay red na yan, yan po ay ang kanyang pickup coil. Katabi ng kanyang pickup coil ay ang kulay puti na wire. You know, red at saka puti or pink. So, yung dalawang yan is magkatabi yan guys. Kasi yan po ang ground ng pulsar, yung kulay puti na wire na yan. At yung kulay pula naman o pink, yan naman ang kanyang positive ng kanyang pulsar. So, yan po ang pang dalawang wire ng ating CDI ng ating biga. So, meron kayong makitang kulay brown, yan naman ang kanyang positive accessory since battery operated ang ating CDI. I-check natin yan gamit ang bulb tester. Dapat po may ilaw ang ating bulb tester. Sikutin natin yung kulay yellow na plastic na yan para mailagay natin ating test rod at ma-check natin kung mayroong positive accessory ang kanyang socket. Yung kulay brown na wire na yan guys. Ha. So dyan nyo i-diin yung test light bulb nyo. Kasi yan po ang ibigay supply sa ating CDI. So yun, umilaw ang ating test light bulb. Ibig sabihin may positive accessory o positive supply ang ating CDI. Ibig sabihin, goods na goods siya, okay. Guys. So, next naman, yung kulay orange. Yung kulay orange na yan, yan po ay connected papunta sa ating ignition coil. So, yung minawakan natin tension wire na wire, guys. Yan, yung kulay orange, yan po ang linya pa-connect sa ating ignition coil. Yung kulay orange niya. So, next naman, yung kulay black. Yan po ang ground o body ground o ground ng ating electrical harness. Kapag Yamaha guys, lahat po ng mga Yamaha, mapa 2 stroke, 4 stroke, kapag makita kayo ng black na wire, ibig sabihin yan po ay ground. So ito naman yung CDI, okay. Na papalit natin, yung 4-pin CDI o lipan CDI. Ang katulad niya is Rossi at Skygo na CDI. So apat po ang pins niya guys, na makita nyo sa loob ng kanyang sakit. So kailangan maghanapin tayo ng sakit na kapareha ng ating CDI guys. Yan po ang kaparehan ng sakit ng ating CDI. Ito po ang position ng ating CDI guys ha. At yan naman ang position ng ating sakit kapag tayo ay nag-convert. So 1, 2, 3, at saka 4. Klarong-klaro, apat lang po ang paa ng ating CDI na i-convert o gagamitin. So yan position ang gagawin nyo guys at gagayahin kapag kayo ay nag-convert.
So yung kulay brown nagkataon is magkapreha yung socket na nilagay natin na wire. Yung kulay orange, yung white na yan, yan po ang pulser natin. O, dyan natin ilalagay yung kulay pula. Okay. Yan namang black-white, yan naman ang gagawing ground ng ating CDI. Yung brown naman yun yung positive accessory. Yung orange naman yung ignition coil na kakabit natin sa socket na CDI ng Yamaha Biga Carb. So ito yung inyo lang gagawin guys, gayahin niya lang kung paano siya i-connect isa-isa. Kasi once na kabaliktad yung mga linya, automatic, walang kuryente na lalabas sa CDI guys. At possible masusunog din ang ating CDI kapag mapasokan ng positive yung ibang linya kung saan kayo ay nagkamali. Possible lang nga. Di naman lahat, mayroong mga pagkataon ng CDI is masisira. Unang natin yung kabit ang kanyang positive accessory na which is yung kulay brown ng Yamaha Biga Carb na CDI o socket. Sa socket naman natin kikonvert na CDI, nagkataon is kulay brown din na wire. Wow! You know? Which is nakalocate sa left side na bahagi sa ibaba. So, napakadali lang guys, sundin kung paano natin i-convert ng 4 pins CDI ang Yamaha Biga Carb. Tapos, ulutin na natin ang tip para iwas grounded. Kasi positive po yan guys. Delikado makadikit yung positive at negative. Baka papasok sa ating CDI at siyang dahilan kung bakit mag-grounded o masusunog ang loob. Next, ating kabit ay ang kulay orange sa socket ng ating 4 pin CDI which is nagkataon na orange din ang wire ng ating socket ng CDI ng ating Biga. Yan po ay nakalocate sa left side na bahagi sa ibabaw. Ang wire ng ating CDI sa ating Biga ay 5 guys ha. 5 po ang wire ang makita nyo dyan. Ang ating lipa naman is 4 na wire. So mamaya okay. Is magagamit natin yung 5 na wire guys sa ating 4 na wire na CDI. Mamaya is makikita nyo kung saan ikitatap natin yung panglimang wire ng ating Biga na CDI. Okay. Sa ating 4 na socket ng ating lipan. So itap na natin siya. Lagyan din natin ng tape. So, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe guys ako sa tingin mo. Yung itong ginawa ko ay malaking tulong sa pagsolba sa problema ng inyong motorsiklo na inyong ma-encounter. So, next is yung pulser. So, yung kulay, yung white na wire yan guys na para sa ating sakit ng lipan. Idudugtong natin yan sa kulay pula na ating Biga na sakit. So yan, yan po ang positive accessory ng ating pulser. So di po yan pwede magkabaliktad. Yung pula, dapat yun ay ang nasa ibabaw na bahagi sa right side ng ating sakit. Di pwede ikabit yung puti na wire na yan guys, yung katabi ng ating pula. Kasi yan po ay negative. So ang need natin is yung positive talaga para sa ating pulser. Okay. So, itap natin yung kulay puti na wire na yan. So, hindi siya nakapareha yung kulay. No? Importante is, masundan nyo ang bawat linya isa-isa. Kung saan natin dinugtong para hindi kayo malito at mawala, guys. Kasi 4 lang na wire ang ating socket na ipinapalit. So, ito na yung panglima natin, guys. Oh, 2 linya na hindi natin na-connect. Yung black at saka white. So, yung black, ulit, yan po ay ground. At ang puti naman ay ground ng ating pulser. So kapag hindi natin dudugtong yung kulay puti na ground ng ating pulser, hindi lalabas ang kuryente ng ating CDI guys. Kasi may sariling ground po ang ating pulser ng Yamaha Biga Carb. So need natin lagyan niya ng ground para automatic may kuryente na lalabas sa ating CDI. So paano ba yan gawin? Yung ground ng ating lipa na CDI guys ay idudugtog lang natin o i-jumper lang natin ang black at saka kulay puti. Para automatic may ground agad na supply yung kulay puti. Kasi kailangan po niya ng ground guys. Once na hindi siya may connect, walang kuryente na lalabas CDI. So dapat i-jumper lang natin ang 2 yan o idikit lang natin yung black at saka kulay puti. At ground naman ang ating CDI ng lipa na 110. So yun diba? Na-connect na natin yung 5 kumpara sa ating 4 na CDI. So yung black lang at saka white ang ating i-jumper. Kumpara sa ating black white socket ng ating lipan na isa. So yan, ulitin lang natin no. Yung brown is yung positive accessory, yung orange is yung ignition coil,
Yung pula is ating palaser na positive. Yung black at saka white, yun naman ang ground. Ground ng palaser at saka body ground ng ating motor. So, yun. Check na natin at na-complete natin ang lahat. Dapat walang makabalik na dyan kahit sa dalawang wire na yan o isa. Kasi walang kuryente na labas sa ating CDI. So, dapat yung mga limang wire na yan guys, may supply yan ha. Kasi kapag isa yan is walang supply, kahit sakto pa yung pagkatap, wala pa rin kuryente na labas sa ating CDI. Kita natin para makaalaman na may kumparan na natin yung nauna na mahirap talaga palabasan ng kuryente sa kanyang tension wire. Napakanipis pa. Kaya yun ang resulta kung bakit hard starting ang motor ni Bossing. Siyempre, tayo natin muna i-check yung output nating CDI. Kung malakas na ba ang kanyang kuryente kumpara sa nung unang kickstart natin. Nahalos idiin na natin yung tension wire. Kung mayroong lalabas na kuryente, napakanipis. Tsaka kahit i-distansya natin, wala na siyang lalabas. At kahit ipadikit pa natin, ay mahirapan siyang palabasin. So itong bago natin CDI guys, itong nilalaman kahit i-distansya, kapag malakas siyang condition niya, automatic, malakas ang kanyang lagitik. Try natin i-distansya. O diba? Napakalakas ng kuryente guys. Kahit i-distansya nyo siya, makikita nyo talaga na goods ang condition ang CDI na kakabit natin. Kahit napakalayo ng ating tension wire guys, makita talaga natin na malakas talaga ang lagitik ng kanyang kuryente. Ibig sabihin, goods na goods ito at madali nang paandarin ang motor ni Bossing. Hindi na siya hard starting. At isa pa sa reklamo ni Bossing guys, ito ay namamatay ang kanyang makina kapag inapakan niya ang kanyang primera. Pangalawa, kapag nililiko niya ang kanyang monobela, namamatay din. So, isa din itong isa sa mga problema din na encounter ni Bossing sa kanyang motor. So, kaya napaisip tayo na kuryente ang problema kasi nga is bago ang kanyang spark plug, bago linis ang carburetor, yun, hard starting pa rin. So, nakita natin na napakanipis ng kuryente, saka mahina pa ang kuryente na output ng kanyang tension. So, ito na yung moment of truth. Is paandar rin na natin kung madali ba natin mapaandar ang kanyang motor. Okay. Yun, umandar agad. Yahoo! Yun lang no, kung yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo, walang available na CDI, so malaking tulong itong video na ginawa ko guys. Kasi, proven and tested na po ang pag-convert natin ng 4-pin CDI sa Yamaha Vega Corp. Amazing! Maraming salamat at siyempre, see you sa aking next video. God bless. Huwag natin kalimutan, i-set up ang mga pasipag natin yung mekaniko. Ayos.